Hello guys, welcome back to my channel. Muli akong nagbabalik dito sa Style Music. Nais ko pong ibahagi dito sa Style Music ang istoryang ito na pinadala sa ating Little Cinder ng isang babae. Ang kanyang pangalan, Rhea, hindi niya tunay na pangalan. Pakinggan ang istorya ng buhay ng ating Little Cinder dito sa Style Music. Magandang araw sa lahat ng mga listener. Nais kong ibahagi ang istorya sa buhay ko sa inyong programa para mapulutan ng aral ng inyong mga listener. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify kita kung may bago upload sa aking YouTube channel. Dumating si Rhea sa boarding house sa Cebu. Inagahan niya pagluwas dahil alam naman natin lahat na laging traffic doon. Lalo na umabutan siya sa rush hour at para maayos niya ang kanyang mga gamit sa bago niyang upahan. Kailangan niyang umupa na may matuluyan sa Cebu dahil sa south pa ang probinsya niya sa Cebu. Masyadong malayo, ngunit nagpas siya na lang siya ng boarding house. Doon mura naman ang kasunduan nila ng Taguia. Ngunit mayroon siyang magiging karumit at mayos naman sa kanya para hindi siya mabigatan sa pagbayad. Si Rhea ay may pagkamahiyain, maganda at katamtaman ang kanyang katawan. Ang kanyang edad, 26 anyos, mahaba ang kanyang buhok hanggang baywang at mahilig siya magsuot ng sandong puti at short na maiksi. Doon siya komportable, abalang-abala siya sa pag-ayos ng mga gamit si Rhea. Maya-maya may narinig siyang nagbukas ng pintuan. Agad-agad siyang tumayo at napalabas ng kwarto para tingnan kung sinong pumasok sa sala at nakita niya ang isang gwapong matangkad, matangos ang ilong at murino. Medyo masungit ang mukhang ito pero gwapo pa rin. "Sino ka?" tanong ng lalaki sa kanya. "Ikaw sino ka rin?" masungit ng tanong ng dalaga. "Ako ang una ang nagtanong sa iyo, tapos tatanungin mo rin ako." "Ako si Rhea, umuupa dito, kakadating ko lang ganina," sagot ng dalaga. "Ah, ikaw pala ang magiging karumit ko," wika ng binata at nilapag sa lamisita ang kanyang dalang bag at saka umpo sa supa. "Ako si Buyboy, dati akong umuupa dito. Kasundo ko sa Taguia na magkaroon ng karumit. Medyo tumaas ang singil sa upa. Pero hindi ko akalain na babae palang maging karumit ko." Umupo na rin si Rhea sa sopa upang magsikahan. "Ako rin. Hindi ko akalain na lalaki pala ang magiging karumit ko. Anyway, sana makasundo tayo ng dalawa. Ako pala ay call center agent. Ang trabaho ko araw ang aking duty. Ikaw anong trabaho mo?" "Ah, manager ako ng isang motors company." Maiksing itong sagot. Kaya pala ayaw kong magkalat ha. At kung maligo ka, huwag kang mag-iwan ng bula ng sabon ng sa CR. Makadulas yun. "Ang arti naman to. Sip-sip na sip-sip," sabi ni Rhea pero hindi niya pinarinig. "Manager ka pala. Ngayon kailangan mo may kasama. Kaya naman ni mo magbayad buong boarding house para makatipid," maiksing sagot ni Buyboy. At umalis ito padulong sa iyang kwarto.
Isang semana na lumabay, maging maayos naman ang aming pagsama-sama dalawa sa boarding house. Hindi gaano nagpansinan dahil medyo Marty si Boyboy at isa pa mailang din si Ria mag-istorya sa kanya dito dahil masyadong formal magsalita. Isang gabi, alas 9 nang dumating nang nakauwi si Ria sa boarding house niya. Lasing ito at halos hindi na makalakad ng matino. Nagkaroon ng konting kasiyahan sa bahay ng kauban sa trabaho dahil sa birthday ito. Agad-agad siyang pumasok sa kwarto si Ria at nagpalit ng damit pantulog. Sando at short ang suot niya. Wala siyang bra kasi nasanay siya kung matulog na walang bra. Lumabas ulit siya sa kwarto para uminom ng tubig. Ngunit sa sobrang antok niya at kalasingan, hindi na niya kinaya at hindi na nakabalik muli sa kwarto. Doon na lang siya na nakatulog sa sopa. Nakatihaya at nakalihis ang suot niyang sando nang dahil doon para lumabas ang mga malusog niyang siupaw at pasas at tuluyan nang natulog si Ria. Ilang sandali pa ay dumating na si Boyboy galing sa trabaho. Binuksan niya ang ilaw at damsid lang ang ilaw na kalagay sa sala. Pagbukas niya, tumambad sa iyang harapan ang napakagandang hubog ng hitsura ng dalaga at napadako ang kanyang mga mata niya at mamalusog ng siupaw ng dalaga at mga pasas na palunok ang lalaki. Nakita ang kagandahan at parang may tumitigas sa kanyang harapan. Lumapit siya sa dalaga at tinitingnan niya ang dalaga at kilagay niya ang dalang bag at doon pinagmasdan ulit niya ang malusog niyang mga siupaw. Namoy niya ang amoy alak kaya alam niyang lasing ang dalaga hanggang hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sinipsip niya ang kanan ng bahagi ng siupaw dandahan pero hindi kumilos ang dalaga dahil sa hembing ng tulog ito. Napadiin ang ginagawang pagsipsip at pagsisid ni Boyboy sa siupaw ni Ria at hinaplos-haplos pa nito ang kabilang siupaw. O ang bango mo, Ria, kahit lasing ka, ang lambot mo, bulong ni Boyboy. Dahil malapad ang sala, hindi mahirapan si Boyboy pumatong sa dalaga at hinalikan ang mga labi ito. Gumalaw ng kunti si Ria at napansin. Hindi naman pinapansin ni Boyboy dahil sa init ng naramdaman. Pinasok niya ang kamay sa loob ng short ng dalaga para haplusin ang tambok ng rosas ito. Sarap na sarap si Boyboy sa iyang ginagawa niya at tuluyan na niyang tanggalin ang suot ng short ng dalaga at inalikan niya ang guhit ng rosas ni Ria. Diniin-diin at hinalukay niya sa kanyang dila ang masarap na rosas ni Ria. Napamulat si Ria sa iyang naramdaman at nagising ito. Hindi napansin ni Boyboy na nakita ni Ria na nakasampa ang panit
ni Buibuy. At kinain ang rusas at napasinghap siya sa ginagawang ng binata. Buibuy, Buibuy, huwag, sambit ng dalaga. At napatigil si Buibuy at napatingin sa dalaga. O, hindi ko kaya tumigil. Isa lang pagbigyan mo ako. Inihingal bigkas ng binata. Tanong sa binata. Tinanggal sa binata ang suot ng pantalon at pangloob ito. Nakita ni Rhea ang mahaba at matigas ng alaga. Umabaon sa katawan ng dalaga. Si Buibuy pagkaalis ng suot ng damit, sabay tutok sa matambok na rosas. Umawak sa braso ang dalaga kasi alam itong ipasok ng mahaba ng dunjun at ayun na nga naganap ng mabilis labas-pasok ang kahabaan at tigas ng dunjun ito. Namula ng rosas ni Rhea, pabilis na pabilis, parang sabik na sabik, parang ngayon lang nagpaligaya ng babae. Lusak naman si Rhea sa naramdaman ng sarap. Tinaas pa lalo ni Buibuy ang hita ni Rhea sa balikat niya at pinaligaya at kumayod ito. Rinig na rinig, ingay na gawa ng pagsalubong at salpok ang gagalit ng dunjun sa rosas ng dalaga. Napasinghap si Buibuy at naging si Rhea din, hindi na napigilan saming suminghap, huminto at may ginagawa si Buibuy at tinalikod ni si Rhea at walang humpay na parang nagkakarirahan sa pagpaligaya, sabay tapik sa pisngi at napas subsob pa ang dalaga sa sobrang lakas sa kanyang sa paglabas-pasok sa masarap na rosas ito. Maya-maya pa ay nagsabi na ang binata. Malapit na siya malabasan at ganoon din ang dalaga. Biglang hinugot at ng binata ang kahabaan sa kanyang dunjun. Sabay sumirit ang daming gatas sa likuran ng dalaga. Napahiga si Buibuy sa likod ni Rhea sa sobrang pagod. Ang dalaga naman ay naglambot pa rin dahil sa kalasingan. Kinabukasan, nagising ang dalawa na nakayakap si Buibuy sa walang kasuotan sa katawan ng dalaga. Nang kahiyaan silang dalawa, alis na, sabi ni Buibuy ang braso niya pagyakap. Tirik na ang pasas ito at parang may pumipigil sa binata na tanggalin niya ang braso niya ito. Inawakan niya ang pasas ito, pinaglaruan na yun, na napasinghap ang babae. Alis muna ang kamay mo, masungit na wika ni Rhea. Bagkus hinawakan pa ang dalawang siupaw ng dalaga, nasarapan naman si Rhea sa ginagawa ng binata. At muli nilang ginagawa ang dalawang bisis ang nagawa sa kanila. At sa loob ng gibuga ni Buibuy ang lahat ng gatas niya. Nakalipas ang isang linggo, hindi na umiimik at nag-iwasan ang isa't isa. Isang araw, sabay diop ang dalawa sa trabaho. Pagising ni Rhea, diretso sa agad sa banyo para mahilamos. Hindi niya akalain maabutan niya si Buibuy nang nakaupo sa lamisa malapit sa banyo. Good morning, bati ng lalaki. Hindi pinapansin ni Rhea ang pagbati sa kanya. Tuloy-tuloy sa banyo nang natapos si Rhea, nandun pa rin si Buibuy sa lamisa. Hindi pa naubos ang sandwich at kape. Kanina pa nakain at nagkape. Umupo na rin si Rhea na walang imik at kumuha ng sandwich at kape. Bakit hindi ka namansin? Tanong ng binata.
Hindi pa rin nagsalita si Rhea. Tumayo ang binata at lumapit sa dalaga. Inamoy ang buhok ng dalaga o ang bango mo at hinawakan niya ang pasas para hindi ka na mailang sa akin. Masarap naman. Yun, di ba? Nakangiti, sabi ng binata habang pinisil ang pasas ni Rhea at ganina tinakpan pa ng tawil. Tinulak ni Rhea si Buibui pero mukhang malakas ang braso ng binata. Hindi nasayahan ang binata sa pisil na strip ng pasas na ito ni Rhea at kinain niya at sinipsip at matagal at halos nakagat na niya ang pasas ni Rhea sa sobrang gigil ito. Maya-maya, unti-unti nang gumagapang ang kamay ito at papunta sa rosas ng dalaga. Oh, inumpisahan niya ng laruin, lawayan niya ang kamay ito at pinunas sa ng mula ng mani ng dalaga. Nilabas pasok ito at napaliyang si Rhea sa sarap na inaabot sa ginagawa ni Buibui sa kanya. Ilang sandali pa tumayo na ang binata at sinampa si Rhea sa lamisa at doon hiniga at umpisahan nalikan ang madulas at namamagang rosas ng dalaga habang labas-pasok niya ang kamay. Pabilis na pabilis ang pagpaligayang kamay ni Buibui sa bukana ni Rhea hanggang nalabas ang dalaga. Hindi napigil ni Buibui, nilabas nito ang matigas ng dunjun at pinasubok ni Rhea. Nilawayan naman ng dalaga at sinipsip at hinila niyang ulo ng dunjun ito. Taas baba niyang pagkain at ito habang hawak niya ang mahaba at matigas ng katawan. Maya-maya pa at bigilang pinasok ng malawak na rosas ito ni Rhea at piniligayang tudo. Sarap-sarap si Buibui ginagawa at ganun din si Rhea na nakapikit sa sobrang sarap. Naramdaman na mukhang malaki at nahaba si Junjun ni Buibui kaya mabilis ang labas ng krima ng dalaga. Maraming pieces na labasan tuwing pinaligaya siya ni Buibui na gustong gusto ng binata. Sarap na sarap ang dalawa sa kanilang ginagawa. Maya-maya, tumirik naman ang mata ni Rhea sa sobrang sarap habang nanginig ang binuka ni Buibui ang kabilang hita ng dalaga sa kanya at dinilaan ng umaagos ng gatas ng dalaga. Sinipsip ito para bang uhaw na uhaw. Pagkatapos yun, inalikan niya ang dalaga. Sabay sabi, lamlamin mo ang gatas ng ating dalawa. Pinagsaluhan nila ang kanilang gatas, nilawayan na binata sa bibig ang dalaga habang sila ay naghalikan. Habang ang kamay ni Buibui ay abala sa paghawak ng malaking supaw ng dalaga habang si Rhea naman ay abala sa paghawak sa kating mani. Napansin ni Buibui na kaya habang nakahiga ay pumunta sa dulo ng dalaga at pinakain ulit ang kanyang mahabang junjun habang hawak pa rin ang kanyang mani habang pabilis na pabilis ang paghawak ni Rhea sa kanyang mani. Sinasabay din labas-pasok ni Buibui sa bibig ng dalaga. Halos matukan si Rhea sa oras na iyon pero walang pakialam si Buibui dahil malapit na maabot ang sarap na maya-maya pa ay mapaliad ang pinabilisan ng binata ang pagpaligaya sa bibig na ito.
hanggang sumirit ang gatas ito sa loob ng bibig ni Rhea habang hinahawakan ang dalaga. Si Buyboy naman ay pinapunas sa uling patak ng gatas at kinaskas-kaskas niya ang ulo ng kanyang dyan-dyan sa mukha ng dalaga. Pagkatapos ng kaganapan na iyon ay unti-unti maging close isa't isa na ulit ang sarap na kagawa naman iyon kahit parehas sila pagod sa trabaho. Hanggang dito lang muna ang istoryang na ito ibahagi sa iyo. Hanggang sa uli, paalam, Rhea.